na yung aking stuffed chicken wings. Sana nagustuhan nyo. At kung meron kayong maidagdag, please comment below. Ma-appreciate ko yan kasi hindi naman ako perfect na chip cook. Ito lang yung paraan ko kung paano ko to gawin. Thank you so much. Sana ay panoorin nyo. God bless. Have a nice day. Ingat. Gagawa tayo ngayon ng stuffed chicken wings. Ito yung aking mga sangkap. Yung straw mushroom. Hugasan nyo muna yung inyong straw mushroom. I-drain, i-sit aside, at saka i-dry. Nakahiwa na yung aking celery at saka carrots. Ito yung aking chicken wings. Dagdagan ko na lang mamaya. Saka yung aking seasoning. Meron akong asin. White paper. Nasa inyo kung gagamit kayo ng black paper. Pero sa akin choice ko yung white. Saka meron akong garlic powder. Saka meron akong chicken wings. Ayan. Ayan yung ating mga sangkap. Ngayon. Tapos yung ating chicken wings, tanggalin ko na, i-debone ko. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Sandali. Ayan. Meron tayong gunting. Ayan. Meron guys. Ito siya. Ito siya. Diba eh, gupitin lang natin to yung sa kabilang side. Gupitin lang natin. Ito. Tapos, yung bones dito sa dulo, kailangan i-cut muna natin. Ayan siya. Para maghiwalay. Tapos yung meats niya, dandahan lang natin nagupitin. Andahan. Kailangan maingat tayo para hindi masira ang ating chicken wings. Ayan. Check din natin yung kabilang dulo. Ayan. Ayan. I-check din natin. Maingat tayo guys sa pagtanggal ng buto niya sa loob para hindi natin masira yung ating chicken wings. Yan. Cutin natin sa dulo guys. Yan siya. Kailangan dandahan natin gupitin yung balat niya na nakadikit sa bone. Huwag natin krasahin kasi masasira yung ating chicken wings. Yan, dandahan. Dito sa part nito guys, kailangan maingat tayo at medyo matagalan. It take times talaga. Dandahan. Check nyo din sa kabila para madali. Check nyo kung nakadikit pa yung meats niya sa buto. Kailangan. Ayan siya. Ito yung medyo matagal at mahirap na gawin pag mag-prepare kayo ng stuffed chicken wings. Kasi sa pagtanggal ng pag-debone, kailangan maingat ka na hindi mo
hindi siya masisira. Nabuo pa rin yung chicken wings kahit na na-debone nyo na. Natanggal nyo yung ano niya. Gandahan guys. Ayan siya guys. Idahan-dahan lang natin. Check nyo din sa kabilang side. Ang dahan-dahan. Ayan, makadikit yung ano niya oh. Ang balat. Pag hinila mo to, kabigla masisira siya, kaya kailangan dandahan din yung pag ano yun ng gunting. Paghila. Siya guys, medyo maluwag na, huwag nyong persahin na hilahin, kailangan dandahan lang yan. Yan sa kabilang side kailangan i-check nyo din kung maluwag yun. Sa isang chicken wings, medyo matagal talaga. And guys, kailangan dandahan. Yan. Natanggal ko na. Isa. Guys, dandahan kasi masisira yung pag masisira siya mahirap, hindi mo na ilagay yung gulay sa loob. Ayan, kailangan maingat tayo. Ayan o, kala mo matatanggal na, huwag mong hilahin bigla, kailangan maingat ka pa rin. Ayan. Guys, yan buo na siya. Ayan lang naman yung pag tanggal natin ng ating chicken wings. Lagay ko na siya dito. Mix yung isa. Ayan. Ayan, sinasabi ko sa inyo guys, ito yung sa dulo niya, sa, diba sa dulo to ng chicken wings. Yung buto dito, kailangan ito. Ito ay gupitin nyo. Ayan. Ayan. Para madali siya matanggal. Ayan. Dandahan lang. It take times ito, guy. Kaya dito yung pinakamahirap na party sa paggawa ng prepare ng stuffed chicken wings. Kasi sa pagtanggal ng balat, kailangan maingat tayo na hindi siya masira. Ayan. Pag natanggal yung laman niya sa loob, pwede nyo siya ibalik. Paglagay nyo ng gulay, ayan. Kailangan natin i-separate to. Dito naman tayo sa mahirap na party. Dandahan lang. Pwede nyo ito guys ng ganyan yun. Pero idandahan nyo, huwag nyong hilahin. Pag alam nyo na nakadikit yung meats niya sa bone, huwag nyong hilahin pabigla. Gamitan nyo ng gunting.
dahan-dahan. I-check nyo yung side by side. Hindi lang yung isa yung doon yung hugutin yung bone niya. Paglagay ng gulay tsaka pag-prepare ng mga ilagay sa loob, mabilis lang. Pero ito yung parte na to, kailangan maingat tayo na hindi mo masisira yung chicken wings. Kasi nakadikit. Pwede natin nahilahin, kaya lang maingat tayo na hindi masisira yung chicken wings. Ayan, maluwag na siya. Ito. Kailangan sure muna yung balat niya. Hindi na nakadikit sa bone niya bago masilahin. Ito mahirap kasi nakadikit. Tingnan nyo siya guys, nakadikit. Kaya kailangan maingat ka rin. Ay, nakadikit sa diretso. Kaya mahirap tanggalin. Ayan. Check natin sa kabila. Kailangan pareho na tanggal na yung meats niya sa bone niya bago nyo hilahin yung buto ng chicken wings. Nakadikit pa siya guys dito sa kabila. Kaya kailangan matanggal ito. Ayan. Ayan. Ay, thank you. Natanggal rin siya. Yan guys, mahirap, medyo mahirap yung party na to. Kaya lang kailangan natin gawin para ma-prepare natin ang ating stuffed chicken wings. Yan. Ayan guys, natanggal na siya. Ito kanina yung meats niya na natanggal. Pwede natin ito ibalik sa loob mamaya. Kaya ibalik ko na lang. So, ito sa guys. Ito yung tsura ng chicken wings pag wala na siyang buto. Debone na siya. Ito yung tingnan nyo guys, buo pa rin. Buo pa rin siya. Panoorin nyo na lang guys kung paano ko tanggalin. Ito. Separate nyo to. Ang kabilang side. Medyo mahirap sa party na ito, pero pag once na matanggal mo na lahat, parang ang sarap din sa pakiramdam na you can do it. Diba guys? Yan lang naman eh. Kung saan sa pinakamahirap ka na party, parang pareho din sa pinakamahirap na party ng iyong buhay na if others can do, why not you? Diba? Ganyan lang guys. Kung nagawa ng iba, why not na hindi mo rin magawa? Ayan. Ito guys, sinasabi ko sa inyo, kupitin nyo sa kabilang dulo. Ayan. Ayan. Ito medyo mahirap, tatlo yung ano niya sa loob. Pero kaya natin to guys, natanggalin. Ganyan lang. Tsaka kung meron siyang
bones na nakadikit sa ano niya, kailangan tanggalin natin yan. Ayan. Guys, medyo mahirap yun. Ang dandaan na natin. Ayan. Nakadikit sa balat. Ngayon, nakadikit yung balat niya sa pin. Kaya medyo mahirap. Kaya kailangan maingat tayo nito, guys. Kasi pag bigla mo na hilahin yung bone niya at sa kabilang side, nakadikit pa. Masisira mo yung chicken wings. Hindi na siya buo. Yan siya, guys. Yan. Ay, sana huwag masira kasi konti lang yung kapit ng balat niya. Ito guys, delikado. Huwag sana masira. Ayan. Ayan, maluwag na siya guys. Makikita nyo na maluwag na yung kabilang side. Kaya lang, meron pang party na may nakadikit. Ayan, nakuha ko na siya guys. Ito na siya. Ayan. Kala mo yung maano, pero sure mo na yung meats niya, hindi na siya nakadikit sa buto niya. Bago niyo hilahin yung ayan, maluwag na siya. Pero medyo may nakakapit pa. Ayan, ayan na guys. Ayan. Ayan na siya. Tingnan niyo guys, buo pa rin. Buo pa rin ang ating chicken wings. Kasi kailangan maingat lang tayo sa pag tanggal ng buto-buto niya sa loob. Ayan. Ang paglagay ng gulay, mabilis lang. Pero sa ganitong parte, mahirap. Kailangan i-take times. Maingat at dandahan. Huwag magmadali. Kung gusto mo na, hindi masira yung iyong chicken. Ayan guys, sinasabi ko sa inyo. Ang parte na ito, side by side gupitin nyo. Kailangan mag separate yung bone niya kasi magkadikit to eh. Ano? Dito medyo matagal yung pag ano natin. Kasi ingatan natin na hindi masira yung ating chicken wings. Dati hindi lang ako marunong ito guys, kaya ang pinag-aralan ko kung paano ko matanggal yung buto niya sa loob na hindi masisira. Guys, kung may ibang paraan kayo paano tanggalin, please comment below. Kasi ako, ito yung paraan ko kung paano ko siya i-debone. Yan. Sa parte nito medyo mahirap, medyo matagalan. Pero pag tanggal mo na yung pinaka ano niya, yung nagdidikit, madali na. Ayan. Dandahan guys.
hindi ito yung meat niya sa loob. Oh. Ito kailangan dandahan yung pag maluwag na siya, pero yung mayroon pang meats na nakadikit. Kaya wag natin madaliin na hilahin. Kasi masisira siya. Kailangan maingat, guys. Yan. Check natin sa kabila. Kasi nakadikit pa siya, guys. Ito na siya. Nakadikit pa sa kabila yung may meats pa na nakadikit talaga sa bone niya. Kaya hindi natin mahihila bigla. Ayan. Guys, tingnan nyo. Pag marunong ka mag-ano, madali lang siya, oh. Natanggal lang siya. Pero i-sure nyo sa kabilang side, hindi rin nakadikit yung ay, wag sana mo. Ano ito, masira. Ayan. Yung isa na lang natira sa loob. Ayan, ingat tayo na hindi siya masira. Kasi pag once na masira, hindi natin mailalagay yung gulay sa loob. Ito yung sinasabi ko, guys, na akala mo maluwag, mahihila mo na hindi. Kailangan maingat ka pa rin. I-check mo. Ayan. Ayan. Buo pa yung ating chicken wings. Ayan, guys. Dalawa na lang. Tapos, ilalagay na natin yung gulay sa loob. Ayan. Tanggalin natin to. Sa kabila, i-check nyo din. Kabilaan. Hindi yung sa isang side lang kayo magtanggal ng buto niya na hilahin. Hindi. Kailangan sa isang side na i-check mo din na naluwag na rin, na hindi na nakakapit yung meats niya sa buto. Ayan, ganyan, guys. Panoorin niyo na lang, guys. Kasi kailangan ko to matanggal. Yan. Pero yun, guys, na iganyan-ganyan. Kung sure nyo na sa kabila. Ayan. Nakakapit pa yun sa kabila. Ayan, guys, oh. Mabilis ko siya natanggal kasi ginupit ko muna doon sa kabilang dulo. Yan, guys. Yan. Kailangan dandahan din na hugutin mo. Ayan. Yung isa, may nakakapit pa na meats. Kailangan gupitin ko muna to. Kapag hilahin ko sa kabila, matanggal ko siya. Ito, nakadikit pa yung meats niya sa loob. Oh. Kaya tingnan nyo, hindi ko siya mahila. Pero dito sa kabila, maluwag na siya. Kaya i-check nyo sa kabilang side. Huwag nyong bigla inahilahin. Kasi masisira nyo yung chicken wings. Ayan. Ayan siya. Ayan siya, guys. Guys, nakadikit pa. Okay. Gusto ko na hilahin. Ingat pa rin ako na hindi ko siya tingnan nyo, nakaganyan na siya, pero hindi ko siya mabigla na ganyanin kasi masisira yung
balat niya. Kailangan na ingat. Ayan. Ayan, nakakapit pa siya. Ayan. Ay, sana wag masira. Surprise. Ay, thank you. Guys, buo pa rin siya. Hindi siya nasira. Ayan. Isa na lang. Tapos, maglagay na tayo ng gulay sa loob. Meron siyang dito, kailangan natin tanggalin. Kaya ano ng kutsilyo. Lagin. Guys, gupitin natin sa kabilang dulo para maghiwalay yung bone niya at madali natin na matanggal. Pwede na hilahin natin. Kailangan talaga na gamitan ng gunting. Guys, medyo mahirap, nakadikit yung ayan. Dandahanin lang natin na tanggalin. Ayan, nakadikit yung ano niya talaga sa ano, medyo mahirap. Hindi natin mahila bigla kasi nakano. Ayan, ayan guys. Ay, salamat, natanggal rin yung isa na lang. Tingnan nyo guys, ito sabi ko sa inyo, yung nakadikit siya, huwag niyong bigla inahilahin. Gamitan niya pa rin ng gunting. Ayan. Ayan. Hanggang, tingnan niyo, nakadikit yung balat niya sa bone. Kaya may, pag hinila mo to bigla, masisira yung chicken wings. Kailangan maingat ka sa pagtanggal. Ayan na siya guys, malapit na.
Malapit ko na na matanggal. Para maglagay na ako ng gulay sa loob ng chicken wings. Ayan, ayan. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan. Ayan. Ito, ikupitin na natin. Oh, thank you. Natanggal ko na lahat. Tapon ko muna ang aking guys. Yan ang ating chicken wings. I-marinate muna natin. Tandali. I-dry ko ulit para siguradong dry siya. Nasa sa inyo. Sa akin, tinatansya ko na lang. Lagyan ko muna ng asin. Maghugas na ako ng aking kamay. Asin. Ayan. Tsaka maglagay tayo guys ng chicken powder. Kaunti lang. Maglagay tayo ng chicken powder. Para meron siyang lasang manok. So, ito din na nagpapalasa eh. Yung chicken powder. Sorry. And then, white paper. Ayan. Mas prepare ko yung white paper kaysa black para hindi masyadong matapang. Tsaka meron tayong garlic powder. I-control nyo lang guys yung seasoning niya. Nasa sa inyo yung kung paano nyo i-control. Ayan, ayan. Na, lagay na natin yung gulay. Sandali. Hugas tayo ng kamay. Ito na. Lagay na tayo ng gulay natin. Yung ating chicken wings. Unahin natin sa paglagay yung straw mushroom. Nasa sa inyo kung saan yung una nyo na ilagay. Huwag yung masyadong marami para hindi nyo rin masira yung chicken wings. Ito siya guys. Yung meats niya. Kapag may lumabas na meat, pwede nyo ibalik sa loob. Guys, huwag masyadong damihan na yung gulay para hindi rin masira yung chicken wings. Kasi pag masyadong marami, puputok din siya. Masisira yung chicken wings. Kaya itansya nyo lang. Kailangan kontrolado nyo. Maglagay tayo ng carrots. At saka celery stick. Masarap pag maraming gulay, kaya lang huwag naman yung puputok yung chicken wings sa dami ng gulay kasi masisira siya. Pwede natin dagdagan ang ating straw mushroom kasi masarap pag maraming matamis tong straw mushroom pag maluto na. Ayan.
siya, guys. Magdagdag tayo ng magdagdag din tayo ng carrots tsaka celery. Maganda kasi pag maraming gulay, kaya lang huwag masyadong putok kasi masisira din yung chicken wings. Guys, ito na siya. Yung ating stuffed chicken wings. Yan. Lagay muna natin dito. Next. Pwede din na unahin natin yung celery. Try natin. Dalawang celery. Lagyan natin ng mushroom. Mas okay yung unahin natin yung ating mushroom. Saka natin ilagay yung ating carrots. Masyadong marami kasi baka masira. Lagay na natin yung celery. Ito siya, guys. Tsaka mas carrots. Mas maganda pag colorful siya. Ito siya, guys. Dagdagan natin, guys, yung carrots kasi marami naman tayong gulay. Pwede tayo magdagdag mamaya pag makompleto na natin na mailagay lahat sa chicken wings. Maganda kasi pag maraming gulay. Ito na yun siya, guys, ang ating stuffed chicken wings. Fry lang natin mamaya na sa slow fire. Ayan, naglagay muna tayo ng straw mushroom. Maliit siya. Sabayan na lang natin ng ganito para isang try ko. May isabay lahat. Hindi ko pa nasubukan eh. Yan. Magdagdag na lang tayo ng gulay mamaya. Guys, pag maliit yung chicken wings, huwag masyadong gulay kasi para hindi siya pumutok pag i-fry na natin. Kailangan yung pag-ano nito. Slow fire. Tsaka sa non-stick. Ano na lang natin mamaya dagdagan. Masarap sa pag maraming straw mushroom, kaya lang delikado rin pag pumutok yung chicken wings at sobrang dami ng gulay, kaya wag masyado, guys.
Ayan, guys. Ayan. Katatlo na tayo. Lagay na natin sa chicken wings. Sabay na lang natin ito para madali. So, pag maliit siya, kailangan huwag masyadong maraming gulay para hindi rin siya pumutok. Ganun siya, guys. Dagdag na lang tayo ng carrots. Huwag na yung celery kasi meron ang celery. Baka pumutok sa sobrang busog, sobrang dami. Yan, guys. Dalawang celery lang. Ganyan na. Ilagay na natin. Yan. Masarap kasi pag colorful. Nakakagana kainin. Basa natin, parang marami. Isa-isahin na lang natin sa paglagay. Tayo ng carrots. Ayan, guys, pwede nyo dagdagan yung gulay pag alam nyo na medyo hindi pa puno yung sa loob. Pero wag masyado kasi puputok din sa dami. Check nyo, guys, na nakapasok yung okay yung gulay sa loob, na hindi siya matatanggal pag once na i-fry natin. Maglagay tayo ng carrots dito sa kabila. Guys, masyado. Okay, sana maraming gulay. Kaya lang, baka masira din yung chicken wings natin.
masyadong butsog. Yan. Kailangan maingat din tayo na hindi natin siya masira. Chopstick para hindi ko kasi ma celery, carrots, celery, maglagay ulit tayo ng celery kasi marami pa tayong gulay. Yan, para magano, kinamitan ko siya ng chopstick. Marami pa kasi tayong kulay. Kaya okay lang na magdagdag tayo. Guys, kailangan ko kasi gamitan ng chopstick, sorry, para matula ko yung kulay sa loob. Yan. Itulay yung way ko na pumasok lahat. Ayan siya guys. Ayan. Nakaisa na naman tayo. Ayan. Lagyan natin ng carrots. Marami kasi pag marami ng carrots, colorful siya, maganda. Ayan. Kailangan i-check muna natin. Sana. Para sure. Dito sa part nito, kailangan maingat din tayo. Ayan. Balik natin yung meats na nahulog sa loob. Ayan. Kaya na natin yung celery stick. Tsaka carrots. Ayan. Carrots ulit. Insert lang natin sa gitna. Guys, ginamitan ko na ng chopstick. Kasi, para mang lagay siya. Ayan. Ayan. Dalawa na lang. Tatlo. Tsaka magprito na tayo guys. I-fry na natin. Gamitan ko ulit siya ng chopstick para ito.
tulak sa loob. Para sure ko na nakapasok siya. Dagdagan natin yung ating straw mushroom kasi marami pa. Masarap kasi itong straw mushroom. Lagay natin ang ating celery. Dalawang stick lang. Yan. Maglagay na tayo na carrots. Guys, matagdag lang tayo ng carrots. Ayan. Ayan. Guys, sana naman. May dalawa pa. And then mag-fry na tayo. Masyado kasi baka masira natin ang kanyang balat. Ayan, kunti lang. Maglagay tayo ng mag-insert lang tayo ng carrots sa loob. Walang carrots lang. Ilang carrots lang yung ilagay natin. Ayan siya. And then, celery stick. Celery stick. Pakibahibalayin natin yung carrots. Magdagdag tayo na ating masarap kasi ito pag marami. Straw mushroom. Matamis siya. Ayan guys. Gamitan ko na lang chopstick para ito lang ko siya papasok. Ayan. Another carrots. Insert lang natin sa gitna guys. Ito siya. Ayan. Gagawa na naman tayo ng isa. Ito. Last na. Tapos i-check natin at bilangin. Maglagay tayo ng carrot stick.
Ayan. Carrot stick. Tsaka. Celery stick. Masarap din pag maraming celery kasi. Gulay din ito eh. And then, carrots. Insert lang natin. Ayan siya guys. Sandali guys. Bukas muna ako ng aking kamay. Check natin kung nakailan tayo. 1. Ayan. 2. 3. 4. Sandali. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Guys, nakasampo tayo ng stuffed chicken wings. Prepare ko muna yung ating pagpiputuhan. Wait muna guys. Oil. Wait lang. Huwag mo tayo ng ating cooking oil. Ayan na siya guys. Tingnan nyo. Ayan na siya. Kaya mag-prepare na tayo ng ating oil. Wait lang. Guys, iikot muna natin ang ating camera. Sandali lang. Kasi magre-ready na tayo sa pagluluto. Ayan. Maglagay na tayo ng konting cooking oil. Guys, sandali. Adjustin natin ang ating camera para makikita nyo kung paano natin lutuin ang ating stuffed chicken wings.
guys. Sandali, tawasan natin ng kaunti. Marami kasi. Lagay natin isa-isa. Ayan. Slow fire lang siya. Kailangan naka-slow fire lang. Ayan. Hindi natin mailagay lahat para hindi sila mag-sisira. Bali, anim lang yung kasya sa ating frying pan. Yan siya guys. Yan guys, tingnan nyo. Adjust natin ang camera para makita nyo. Yan. Naka-slow fire lang sa guys. Oil lang kasi ito kayo slow fire lang siya. Yan. Balik pa rin muna natin guys, flip up muna natin yan, dandahan lang para hindi pumutok yung ating chicken wings. Yan, slow fire lang. Kasi pag malaking apoy, makisira din siya. Ayan guys. Lalagay na natin yung iba natin chicken wings. Kailangan ayusin muna natin yun. Adjust natin guys para makita nyo. Pasensya na kayo kasi gumagalaw yung ating camera. Yan, lagay natin yung iba. Sa guys pag mag fry guys, slow fire ano lang, yung mahina lang yung apoy, slow fire yan. Pagandahan na hindi natin masira ang ating chicken wings. Tingnan nyo na lang kung guys, panoorin nyo na lang kung ano yung procedure ko sa pagluto. At saka kung meron pang kulang, pwede kayo mag-comment below. Lalagay ko na lang sa description box ang aking ingredients at saka yung mga sangkap kung ano yung
ginamit ko sa pagmarinate ng chicken wings. Pero mga ano lang ito guys, very easy to prepare. Yung medyo matagal lang yung pagtanggal natin ng bone niya. Kaya medyo tayo matagalan. Pwede din guys na ilagay nito sa oven. Pero mas prepare ko yung ganito. Para mas crunchy pa rin yung gulay niya. Kasi pag sa oven, iba yung ano ng gulay niya. Kaya mas gusto ko yung ganito na fry siya sa non-stick na frying pan. Ayan. Flip up lang natin. I-check natin kung ito na yun sa kabilang side. Pwede natin na balik pa rin. Ayan sa guys. Guys, mag-add ako ng konting tubig para medyo mag-add ako guys ng konting tubig. Hayaan ko lang na so guys, maglagay tayo ng paper corn habang mag-serve yung tubig, yung water na maganda yan na paper corn siya. Masarap siya. Ayan. Para magpang-half-cook yung gulay mo. Saka maluto din yung ating chicken wings. Kailangan kasi polypox. Pangit din pag luto. Guys.
Okay lang guys na hotpot ng gulay, pero be sure na well done yung inyong chicken wings. Kasi importante yan na yung mix natin is luto siya. Yung gulay okay lang na mag-hotpot. Para pag medyo brown, medyo brown natin yung chicken wings. Guys, ayan.